Magandang araw po. Sa umagang ito, tayo po ay magluluto ng isang Filipino dish. Ito po yung ating madalas na niluluto ng mga Pilipino, mga guys. Mag-aadobo tayo ngayon, mga guys, ng pusit. So ito po, mga guys, ang pusit na ating i-adobo. So kung tayo po ay mag-aadobo ng pusit, pipiliin po natin yung kulay puti. Kasi yung kulay puti, mas malambot po siya at mas masarap ang karne compare sa pusit na regular natin binibili sa palengke na kulay itim. So para sa akin, mga guys, mas maganda at mas masarap itong kulay puti na pusit. So para sa mga Ricardo, mga guys, standby lang po tayo. So sana po magustuhan nyo po ang lulutuin ko po ngayon. Isang traditional nating mga lutuin Pilipino na lagi nating niluluto ang adobong pusit. Pero ito, mga guys, lalagyan ko siya ng konting twist ng coconut milk. So ang tawag po dito, mga guys, ay adobong pusit sa gata. So ito po yung mga Ricardo, mga guys. Para po sa ating adobong pusit sa gata, ito po ang ating mga Ricardong kakailanganin. Ang kailangan po tayo ng sibuyas, bawang, luya, black soy sauce, soya sauce, olive oil, coconut milk, at suka. So ito po, mga guys, ang ating mga Ricardong gagamitin. So standby lang po kayo at ating ipiprepare. Hihiwa-hiwain ko po muna ang ating mga ibang sangkap at atin po siyang igigisa o isasangkot siya mamaya-maya. So hanggang sa muli, mamaya po ulit tayo po ay magluluto na ng ating adobong pusit sa gata. Tayo po ay nagbabalik, mga guys, para sa ating pagluluto, proseso ng ating pagluluto. So as you can see, ginayat-gayat ko na po ang ating mga Ricardo. So ito po yung ating mga Ricardo kanina, yung ating bawang, sibuyas, tsaka luya. Ito po ang ating gagamiting pang gisa mamaya-maya o pang sasangkot siya. So ito po ngayon yung ating pusit kanina na hiniwa-hiwa ko na po. At saka ito yung ating mga Ricardo. So yan, mga guys. So samahan nyo ako at tayo mag-umpisa ng magluluto. So standby lang po tayo, mga guys. Guys, nagpainit na po tayo ng ating kawali. Lagyan natin ng konting mantika. Painitin natin ng gusto, mga guys, ang ating kawali. Tsaka natin ngayon umpisahan ang pagigisa. Pagsasangkot siya. Unang-una natin ilalagay, mga guys, ay ang ating bawang. Hintayin po natin ito na maging golden brown para yung lasa niya maging aromatic. Yan po ang dahilan bakit po tayo naglalagay palagi ng bawang. Dagdag aroma sa ating mga lutuin. So, hintayin po natin mga 2 minuto siguro yan o 1 minute. Depende yan sa gano'ng kainit yung ating kawali. Kaya, mga guys, unti-unti naluluto na yung ating bawang. Okay. Susunod na po natin ngayon ang luya. O yung tinatawag nila sa English na ginger.
Yan, ganyan lang po kasimple ang mag gisa o mag saute. Susunod po natin ang ating sibuyas o onion. Lutuin po natin ito mga ito. Yan mga guys. Pinadya ko po medyo may karamihan yung onion para masarap po yung ating sibuyas. Yung ating adobo. Minsan mga guys, yan din ang sikreto ng masarap na pagbibisa o pagsusute. Para mas magiging malasa ang ating lutuin. Okay, so antay-antay lang po tayo ng konti mga guys. Ayan mga guys, ayan, malapit ng maluto yung ating binibisa. So ngayon mga guys, isusunod po natin ang pusit. Ayan, ang pinaka ano natin, pinaka main ingredient, ang ating pusit. Ayan, ahalo-haloin lang po natin ito mga guys. Pagawin natin, hintay natin mamula ang ating pusit. Okay, halu-haluin at mamaya-maya po tutuloy po natin. Tatakpan po muna natin ang ating pusit. Ayan. Mga guys, ito na kunti-kunti na ito. Ito na ang ating final touch. Lagay na natin ang ating toyo. Hindi magiging adobo yan kung walang toyo mga guys. Importante ang toyo. Sunod natin ang suka o yung vinegar. Konting-konti lang din po. Malalay lang. Konting asin. Halu-haluin po natin. Okay. Ayan po. Ganyan po ang pagluluto ng adobong pusit sa gata. So mamaya-maya po, lalagyan na natin ng ating gata. So tatakpan po muna ulit natin. So standby lang po ulit. Kaya bubuksan na natin mga guys. Para sa ating panghuling gikado, ilalagay na po natin ang isang lata po ng coconut milk. Ayan po. Ayan. Hindi po kami maglalagay ng tubig mga guys para malasa po mas ang ating niluluto. Yan, so puro bikado lang po yan, puro natural yan. Coconut milk po yan, ang ating gata. Purong puro po yan mga guys, yan po ay kakang gata. So mamaya maya po, papakita ko po sa inyo ang ating finished product. So antay-antay lang po tayo. Patuloy natin. Oh, ito na mga guys, ang ating finished product. Ito na po ang ating adobong pusit sa gata. Yeah, masarap po 'yan mga guys. So paano yan? Hanggang sa susunod po ulit na pagbibideo mga guys, magkita-kita po ulit tayo para sa panibagong edisyon ng ating pagluluto. Maraming salamat po. Happy eating!